Pagpapatuloy naman ang pagdinig ng Senado kaugnay sa pagpapakalat umano ng fake news, dumalo si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Naniniwala raw si Roque na hindi na kailangan ng batas na nagbabawal sa fake news. At may ulat on the spot si Jam Sisante. Jam? Yes, Connie, sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information, sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na sa personal niyang pananaw, hindi dapat magpasa ng batas na nagbabawal sa fake news. Labag daw kasi ito sa freedom of expression na nakasaad sa konstitusyon at sa prinsipyo ng pagkakaroon ng free marketplace of ideas. Tanong pa niya, sino ang huhusga kung alin ang fake news o hindi? Tutol din daw si Roque sa pagpaparusa sa mga opisyal ng gobyerno na nagkakalat ng fake news dahil nakasaad daw sa konstitusyon ng equal protection of the law o pantay-pantay dapat ang trato sa lahat. Kung ang punto raw ay ang paninigurong katotohanan ng lalabas sa publiko, hindi raw dapat mahalaga kung taga-gobyerno o pribadong individual ang naglalabas ng impormasyon. Pero sabi ng chair ng komite na si Senator Grace Poe, kailangan mas mataas ang standards para sa mga opisyal ng gobyerno kaysa sa mga ordinaryong mamamayan. Talaga naman daw dapat at pwedeng panagutin ang mga pumapasok sa gobyerno kung hindi nila ginagawa ang kanilang tungkulin. Paniniguro ni Poe, hindi naman siya magtutulak ng pagpasa ng batas na lalabag sa freedom of expression. Sabi ng mamamahayag at blogger na si Inday Varona, kailangan daw magkaroon ng code of conduct for ethical behavior of employees. Kailangan daw ng paraan para maging accountable o mapanagot ang mga opisyal ng gobyerno na nananadyang magkalat ng mali impormasyon sa publiko. Sabi din ng blogger na si Tonyo Cruz, kailangan magkaroon ng malinaw na standards ang gobyerno sa kanilang mga official social media accounts. Dapat daw may polisiya gaya ng pagbabawal sa pagbabanta sa ibang tao sa comment section ng Facebook page ng gobyerno. Sabi naman ni PCOO Secretary Martin Andanar, hindi nila tinatanggal ngayon ang anumang comments official Facebook page nila dahil nang subukan nila itong gawin dati, meron daw mga nagreklamo na nilalabag ang kanilang freedom of expression. Pero sabi ni Senador Poe, dapat tanggalin na ng gobyerno ang mga komento na umaabot na sa punto na nagbabanta sa isang tao. Pumunta rin sa pagdinig ang mga kinatawa ng Facebook upang ipaliwanag ang mga hakbang nila para labanan ng fake news. Sabi ni Simon Milner, Vice President of Public Policy for Asia Pacific ng Facebook, mas nagiging aktibo sila sa pagtatanggal ng fake accounts na karaniwan ay ginagamit upang magkalat ng mali impormasyon at gumawa ng kriminalidad. Dinobin na raw nila ang kanilang staff 20,000 upang mamonitor ng mas maayos at maka-action agad sa mga reklamo pinapadala sa Facebook. At yan muna ang latest mula dito sa Senado, Connie. Maraming salamat, Jam Sisante Caico.